problema talaga ng kahit anong administrasyon ang trapiko. Wala sigurong mga Pilipino ang hindi po nakaranas ng problema sa trapiko, lalong-lalo na po kung kayo po ay nalalagi o naninirahan dito po sa Calacang, Maynila. Ang ilan po kasi sa mga problema kung bakit po patuloy iyan sa ating lipunan ay yung pagsusumiksik po ng ating mga kapwa Pilipino dito po sa Calacang, Maynila. Marami po kasi yung mga Pilipino mula po sa mga nearby cities and provinces ang nagbabaka sakali para po maging maganda ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan po ng paghahanap buhay dito sa Manila. At dahil po diyan, kung maraming tao, simple lang naman ito mga tol, kung maraming tao, marami po ang gagamit sa lansangan. Maraming mga gagamit ng behikulo na nagiging dahilan kung bakit po napaka-traffic dito po sa Calacang, Maynila. Alam niyo, kitang-kita po natin ang epekto na yan sa mga nakalipas na taon. Pero meron pong isang nangyari before na talagang magpapatunay na kung hindi po nagsisisiksikan ang mga kababayan po natin dito sa Manila, eh wala pong trapiko sana. Alam niyo nung dineklara po ang lockdown, di ba, pandemya, karamihan sa ating mga kababayan Pilipino nasa loob lamang ng tahanan, mga frontliners na lamang lumalabas, eh wala talagang traffic. Kapag panahon po ng pag-uwi ng mga kababayan po natin sa kanilang mga probinsya, sa una, nagkakaroon talaga ng malalang trapiko. Pero kapag nakaluwas na po sila ng kamay nilaan, nakauwi na sa kanilang mga probinsya, makikita nyo po sa lansangan ang napakaluwag na daloy po ng trapiko. Kapag panahon po ng holiday, wala halos pasok ang ating mga kababayang Pilipino, pati ang mga mag-aaral po natin. Napakaluwag din po ng ating lansangan. Isang patotoo na talagang ang pangunahing dahilan kung bakit po napaka-traffic, particular dito po sa Manila, ay ang napakaraming tao. Kaya dito po sa vlog na pinakabago ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ito ay uploaded, wala pa yatang isang oras ang nakakalipas, ipinaliwanag po rito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang mga ginagawa pong solusyon ng mga nakalipas na administrasyon at ng kasalukuyang gobyerno para po maibsan ang mga problema na ito na hindi lamang po recognized dito sa Pilipinas, kung hindi po pati po sa iba't ibang bansa. Sabi nga ng Pangulo, notorious na ang trapiko dito po sa Pilipinas. At ipinakita niya po rito sa vlog na ito kung saan yung isang sikat na banda, Coldplay ba yung pangalan nun? Eh, nanonood pa man din doon si Pangulo nung mga panahong iyon, parang nagpasaring kung gaano talaga ka-traffic dito po sa Pilipinas, particular sa Manila. Panoorin po natin at reaksyonan po natin ngayon ang latest vlog na ito ng ating Pangulo at subukan po nating i-internalize sa ating puso at isipan ang mga ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno para po masolusyonan ang problema sa trapiko. Again, disclaimer lamang po, hindi lamang po ito inisyatibo ng kasalukuyang gobyerno. Ito po ay sinisikap ng masolusyonan ng mga nakaraan pang mga administrasyon. Kaya wala pong pag-sasarili dito. Hindi po ito pag-take ng credit sa mga naitayo ng mga pasilidad para po maibsan ang problema sa trapiko, kung hindi para na rin lamang ipaalam sa harapan ng publiko na pinagpapatuloy po ito ng ating kasalukuyang gobyerno. At bukod po doon sa pagpapatuloy ng mga ipinatayong infrastruktura na yan, eh gumagawa pa rin po ng kaparaanan ang gobyernong ito, ang Marcos administration, para po finally maresolba na po ang problema sa trapiko dito po sa National Capital Region. Reaksyonan po natin ang vlog na ito mga tol. Noong nakaraang linggo ay marami sa atin ang nag-Semana Santa sa labas ng Metro Manila. At gaya ng inaasahan, matinding traffic para sa mga paalis at pabalik na bumungad sa marami. Yan, matagal na talagang problema yan. Wala pong administrasyon na hindi po ng problema dyan.
Except, syempre, nung mga panahon na hindi pa uso ang sasakyan, eh, walang ganyang problema. Pero kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, taong panahon na ng Aquino administration, Ramos, Estrada, Macapagal, Aquino, Duterte at ngayon Marcos administration, patuloy po natin pinoproblema ang daloy ng trapiko dito po sa National Capital Region. At kitang-kita po natin ito. Katulad dito sa vlog na ito, nakapagka holiday, pagluwas ng Maynila ng mga kababayan po natin, grabe talaga yung mga traffic diyan po sa mga pangunahing lansangan, katulad po ng EDSA, ng North Expressway, South Expressway, yan kasi yung mga pangunahing daan para po makaluwas ng Manila ito pong ating mga kababayang Pilipino using roadways, ano? At sana sa pamamagitan po ng mga sinusuhestyon dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh sama-sama po nating makamit yung hinahangad po natin na lesser traffic. Kasi alam niyo mga tol, to be honest with you din, ang trapiko, bahagi din kasi yan ng progresibong lugar eh. Bahagi ng isang umaasensong lugar ang pagdami ng mga tao, pagdami ng mga sasakyan, pero sana naman yung kaakibat ng pag-asenso na yan ay ang maayos na daloy ng trapiko. Sa amin nga, sa pag-aaral namin sa criminology, yung traffic management subject, meron pong tinatawag na 5 E's na dapat mapag-aralan ng mga estudyante. Halimbawa, yung traffic enforcement, traffic engineering, traffic education, traffic environment. O yan po yung mga ilan sa mga halimbawa. Pagka pinag-uusapan traffic engineering, papasok po dyan yung mga roadways, infrastructures, mga flyovers, mga pedestrian, yung anong tawag doon, overpass at iba't iba pa pong mga infrastructure na maaaring makatulong sa daloy po ng ating trapiko. Pagdating naman po sa traffic enforcement, yung maayos na pagpapatupad ng ating mga law enforcement unit na mayroon pong mandato para po magpatupad ng batas trapiko. Sa traffic environment naman, yung epekto po nito in particular sa ating kalikasan. Alam niyo hindi maikakaila. Ayon sa mga pag-aaral, di ko na lang na-share dito sa ating screen, pero milyong-milyong mga motor vehicles ang nagko-contribute sa pollution. Air pollution ang pinag-uusapan po natin, ha? Dito po particular sa Kalakhang, Maynila. At naging patunay nga po yan nung nagkaroon ng pandemya, lumiwanag ang Kalakhang, Maynila. Halos wala ka nang makitang mga maiitim na ulap kasi wala nang tumatakbong sasakyan. Ngayon, balik tayo dito po sa vlog ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ilan sa mga sinusuhestyon dito ng ating Pangulo ay ang pagpapatuloy ng mga infrastruktura na makakatulong sa daloy trapiko. Tapos yung panawagan din ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa po natin Pilipino, in short, magkaroon po tayo ng kortesiya. Ano? Kortesiya sa mga kapwa po natin road user na gumagamit po ng ating lansangan. Tuloy natin ang pakikinig dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Traffic ang isa sa pinakamatindi nating problema dito sa bansa. Nakakalungkot man ay isa na itong bahagi ng pamumuhay ng bawat Pilipino at hindi rin natin mapagkaila na tanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. Diba? Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, notorious na. Pagka ginamit mo yung salitang notorious, eh, nakakahiya po yun eh. Pero hindi kasi maikakaila yan ng ating mga kababayang Pilipino. Mismo nga si Pangulong Bongbong Marcos nang nagsabi, di ba? Dahil sa isang concert kung saan siya naroroon, ulitin ko lang sinabi ko kanina, nagbiro yung vokalista ng Coldplay at grabe daw po ang traffic dito sa Manila. Na-experience kasi nila.
At yung mga kritiko ng ating Pangulo, ginawa pa nga itong kaparaanan nila para po siraan o tirahin si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nung mga panahong iyon, nag-decide ang security team ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang PSG, na ilip by chopper na lamang si Pangulong Bongbong Marcos, kasi kung gagamit pa siya ng roadways, eh lalo ito magdudulot po ng malalang trapiko. Sa kahigit sa lahat, dapat maunawaan po natin na Pangulo po ng Pilipinas ang pinag-uusapan po dito. The primary concern is yung kaligtasan po niya. Hindi po natin pwedeng isugal ang kaligtasan ng Pangulo para lamang sabihin na katulad natin, dapat dumanas din po siya ng matinding daloy ng trapiko. Magkakaiba po ang sitwasyon. Sa parte natin, magtitiis tayo, pero sa Pangulo ng Pilipinas, isa yan sa mga pribilehiyo at hindi nararapat na sa mga ganong pagkakataon, isusugal natin ang safety and security ng Pangulo para lamang patunayan sa inyong mga kritiko na siya ay katulad natin na dumadanas ng matinding daloy ng trapiko. Huwag tayong maging mababaw ang pag-iisip sa mga ganong pagkakataon, mga tol. Ilang administrasyon na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, mayroong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Commuter ka man o pribadong sasakyan, tiyak akong makakapag-relate kayo sa usapang ito. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport, ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit hindi ito agarang solution. In relation to that, syempre job opportunities yung binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga Pilipino nagsusumiksik dito po sa Manila ay ang pagkakaiba po ng sahod sa probinsya at saka dito sa National Capital Region. Pero ang malaking problema kasi dyan, mga tol, yung magiging epekto kung paparehasin ng regional ng ating gobyerno ang sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya at saka sa Manila. Pero yun sana yung isa sa mabisang solusyon eh. Magkaroon po ng isang pamantayan lamang ng sahod for the whole country. Halimbawa, ang sinasahod dito ng minimum wage earner sa Manila ay 600 pesos. Dapat sa Mindanao at Visayas, ganun na din sana kung kayang gawa ng paraan. Dahil yung mga nasa probinsya talagang kaya sila nagpupunta dito para po dito magtrabaho dahil mas malaki ang sahod eh. Kung magiging ganun ang sitwasyon, hindi na po sila maghahangad dito sa Manila magtrabaho. Mananatili na lamang sila sa probinsya at mababawasan po yung congestion ng tao dito sa Manila. Maganda sana yon. Pero ang problema, ayon po sa ating mga napapakinggan na mga argumento dyan, magkukolaps po particular yung mga negosyo sa probinsya. This is a balancing act muli ng ating gobyerno, pero ako optimistic ako sa bagay na yan eh, na sana sooner or later magawa ng solusyon ng ating gobyerno. Kung hindi man ngayong administrasyon na ito, sa mga susunod na panahon, na ang sinasahod po ng ating mga kababayang Pilipino across the country ay isa na lamang, pare-parehas na sana. Para kahit paano hindi na nagsusumiksik dito sa Manila. Pero inyo, tatawid ka lamang. Ito, magandang halimbawa itong lugar namin. Itong bahay po namin, situated po ito
halos boundary ng Pasig at Cainta. Paghakbang mo lamang ng isa, Cainta na eh. Nakita niyo yung difference ng sahod ng Cainta Rizal at saka Pasig? Ang laki. Ang Cainta is almost 500 pesos lang yata. Tapos samantala dito sa Pasig ay nasa 600 pesos. Kung ikaw nagtatrabaho ka sa Cainta, total, isang hakbang lamang ng gagawin mo, sisikapin mo ng magtrabaho sa Manila. Magiging karagdagan ka tuloy sa mga nagsusumiksik dito po sa Manila. Huwag niyo ako ma-misinterpret dito mga tol. Hindi ako against sa pagpunta ninyo rito sa Manila. Pero hindi naman maikakaila na yan ang isa sa mga dahilan kung bakit po dumadami talaga ang tao dito po sa Manila. Yung kawalan po ng oportunidad sa ating mga probinsya at yung pagkakaiba po ng sahod ng ating mga kababayan sa probinsya at dito po sa Manila. Again, nananawagan tayo, partikular sa Kongreso. Anyway, parang natatandaan ko, ilang mga senador sa ating Kongreso ngayon, sa 19th Congress, ang nangako. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Senator Jinggoy Estrada at saka si Senator or Senate President Mig Subiri. Nangako po sila na itataas ang sahod ng ating mga kababayang Pilipino across the country. But the problem now, merong mga bill sa Senado at dito naman tutol ang Kongreso. Kasi ang sinasabi ng Kongreso, magkakaroon po ito ng hindi magandang epekto sa ekonomiya, in particular sa mga negosyo, yung mga maliliit na negosyo, even yung mga malalaking negosyo, maaari daw mag-collapse. At magiging dahilan din daw po ito ng bigla ang pagtaas ng inflation. Which is sa ngayon, medyo malungkot po tayo. To be honest with you, tayo naman ay hindi po bulag sa mga kinakaharap na problema ng ating gobyerno. Pero minamarapat ko na pong hindi yan talakayin sa ating programa. Kasi bilang supporter, nagpo-focus po ako sa mga magaganda at pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, babanggitin ko lamang po, medyo malungkot po tayo sapagkat ang inflation rate ng ating panahon sa kasalukuyan ay medyo tumaas po ng bahagya kumpara po sa nakaraang buwan po ng Pebrero. Yung buwan po ng Marso, ang inflation rate ay tumaas. Ibig sabihin lamang po noon, karagdagang pasakit na naman po yan para po sa ating mga kapwa Pilipino. Yet, hindi naman po tumitigil ang kasalukuyang gobyerno, ang pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, recognize po yan. Kaya nagsusumika po sila na sa pamamagitan po ng pagbibigay, bagamat marami na rin pong tumututol dito, pero walang magagawa. Kailangan po ng ating mga kababayan ang ayuda. Yung mga pagbibigay po ng ayuda na yan sa ating mga kababayang Pilipino ay patuloy pong ipinagkakaloob ng ating gobyerno. Pansamantalang solusyon lamang po yan. Kaya naman sa mga pagsusumikap ng ating Pangulo na paglabas sa bansa, nag-i-encourage po siya ng mga investor dahil kapag ito po ay nag-realize, karagdagang trabaho sa ating mga kababayang Pilipino na kahit paano, kapag ka tumataas ang presyo ng bilihin, kung meron naman pong hanap buhay, makaka-alleviate na, makakabawas na rin po doon sa pasakit na yan na nararamdaman po ng ating mga kababayang Pilipino. Pero gusto ko lamang pong bigyan kayo ng bigyan ng emphasis na ang inflation po, ito po ay hindi problemang nilikha ng ating kasalukuyang gobyerno. At hindi lamang po ito problema ng Pilipinas. Ang inflation po ay global problem. Marami po kasing mga factors kung bakit po nagkakaroon ng inflation. But anyway, hindi na po natin yung papahabain pa. Siguro sa ibang pagkakataon, talakayin natin yan. Ngayon, manumbalik po tayo dito po sa ating pinapanood na vlog ni Pangulong Bongbong Marcos. Sure. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil malaki talaga yung scale. At kung minsan pa nga, nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya pagtsagaan nyo lang.
Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Pero sasabihin naman ng iba, kahit naman lumabas ng Metro Manila, ay saklap pa rin ang traffic. Tuturin naman yan. Ang mga lugar na hindi nakasabay ng infrastruktura sa pagdami ng populasyon sa kanilang lugar. Makaling kailangan pang palawakin, makaling butas-butas, mga local na batas traffic kung hindi naman epektibo. Lahat yan ay posibleng maging sangkap sa traffic saan mang bahagi ng bansa. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Dapat susunod. Ang problema sa atin, mga kababayan, wala po halos disiplina ang maraming mga Pilipino. Eh, makikita niyo po yan sa mga nanonood na nga lang dito ng mga anti-Marcos. Eh. Makikita niyo kung walang wala talagang kadisiplina-disiplina sa pananalita. Ang hilig nilang mga mamintang ng bayaran tayo, samantala, kitang-kita nyo naman kung gaano ngayon ka-orchestrated ang pag-atake ng mga DD shit. Kanina tinalakay natin, particular kay Rapi Tulfo. Sa tingin niyo, kung walang kumukumpas sa mga yan at nagbabayad, gagawin nila yon. Pare-parehas ang naratibo nila. At ngayon, ginigiba nila itong si Senator Rapi Tulfo. Wala tayong pakialam doon, pero tayo naman, kaya natin kinontent yan kanina, para lamang ipakita sa mga ito na ganito ang uri ng mga supporter ng mga Duterte. Sisiraan nila lahat para lamang maisulong po nila ang interes ng kanilang sinusuportahang kandidato. At kung pagbabasihan po natin ang disiplina, wala talagang mga disiplina ang mga tao na yan. Dahil kung meron kang disiplina, sabi po doon sa isang nabasa kong libro before, is discipline, dinify niya, is to do the right thing at the right time at the right place for the right reason. At wala po ganun ang mga DD sheets. Hindi po nila ginagawa kung ano ang tama sa tamang oras, sa tamang pagkakataon at sa tamang lugar. Ang ginagawa lamang ng mga DD sheet ay patuloy lamang na isulong ang interest nila kasi marahil meron talaga silang kapakinabangan sa kanilang mga sinusuportahan. Tuloy natin ang pakikinig dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakahalaga po ng disiplina sa bawat Pilipino. Tayo sa traffic rules. Para tayo mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa. Sa ating mga sarili, ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi nagahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag pinagbigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Pagka ginawa ninyo yun, masasanay tayo sa ganyan. At in short, mga tol, courtesy at respeto ang kailangan po natin sa kalsada. Kung meron po tayo niyan, hindi mangyayari na magkakaroon bigla ang pagtigil ng trapiko. Kasi ilang beses na natin napatunayan na kapag ka merong road rage, pagka merong nagkakaalitan sa gitna ng lansangan, nagki-create po ito ng traffic. O kung wala po 'yon, kung meron kayong kortesiya at respeto sa kapwa nyo road user, hindi mangyayari yun. As simple as that. Pero magbibigayan, siguro mas magandang bigayan pagka ganun, pag nagte-thank you man lang ng konti. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribihiyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod. Alam nyo, to be fair naman sa mga nakalipas na panahon, isa sa mga magandang naging polisiya ng Aquino administration. Ito hindi kasi ako Marcos loyalist Kaya nakikita ko pa rin yung mga magagandang bagay na ginagawa po ng kinaiinisan po ninyo ng mga Aquino. Ako po kasi ay PBBM supporter at open-minded naman po ako sa mga bagay-bagay na ginawang maganda ni Duterte at saka ng mga Aquino. Isa sa mga maganda at hindi maikakaila dahil po ako'y pulis pa noon, ay ang pagbabawal po ng wangwang. Hindi po natin maikakailayan, mga tol.
Sa panahon ni Aquino, naging pulisiya na ipagbawal po ang wangwang. Ang laki po ng ibinawas ng mga umaabuso, pribado at taong gobyerno na gumagamit po ng wangwang. At sana magpatuloy po iyon. Ngayon, meron na naman po tayong mga nakikita na mga abusadong taong gobyerno. Na akala mo kung gumamit ng wangwang sa kalsada, pag-aari po nila yung kalsada. Sana yung mga ganong pulisiya na ipagpapatuloy po ng mga sumunod na administrasyon. Bawal ang wangwang at kung kinakailangan lamang gamitin ito for official use, saka lamang po gamitin. Lalong-lalo na sa mga sibilyan, hindi po talaga dapat kayo gumagamit ng mga blinkers na yan at ng mga wangwang dahil yan po ay pinagbabawal sa batas. Bayan, pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Maraming solusyon at inobasyon ang bunga ng pandemya. Isa na dyan ang work from home. May mga kumpanya na inadapt na talaga ang sistema ito na naging epektibo para sa nature, yung ugali, yung style ng kanilang mga trabaho. Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home. Para hindi rin nabubugbog sa Itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito, sana makita po ito ng ilang mga negosyante. Baka naman pwede yung mga workers po ninyo, work from home na lamang. O kaya yung ginagawa ng ibang kumpanya na 4 beses sa isang linggo na lamang pinapapasok yung kanilang mga empleyado. Dahil alam nyo naman ang epekto, kapag ka work from home, hindi ka gagamit ng kalsada, hindi ka gagamit ng sasakyan, hindi ka magko-commute, nakakatulong para po maibsan yung mabigat na daloy ng trapiko dito sa Pilipinas. Ngayon, lahat po ito pinag-uusapan natin mga tol para po bigyan lamang ng emphasis na ang problema sa trapiko ay hindi po problema lamang ng gobyerno. Ito po ay problema ng lahat ng mga Pilipino. Lahat ng mga partikular nandito po sa Kalakhang Maynila. Una, kailangan po nating magkaroon ng disiplina sa paggamit sa kalsada. Bahagi po ng disiplina na yan ang kortesiya at respeto sa kapwa po natin road user. Sa parte naman ng ating gobyerno, ay patuloy naman, katulad ng sinambit ng ating Pangulo, na ginagawa nito ang mga kaparaanan na makakatulong para po makabawas ng problema sa trapiko, katulad po ng pagpapatuloy, ng pagpapatayo ng mga infrastruktura na may kaugnayan sa daloy sa trapiko. At sa parte naman ng mga private group or individual, particular yung mga nagmamay-ari ng negosyo, baka naman katulad ng sinabi ng Pangulo kanina, kung pwede naman gawin sa bahay yung trabaho nila, i-work from home nyo na lamang at saka kung pwede nyo rin i-adjust yung working hours ng mga kababayan po natin, i-adjust nyo na lamang pero bawasan po ninyo yung pagpasok nila sa inyong mga tanggapan. O yan lamang ha, maikling live streaming natin na ito mga tol, kaugnay po ng solusyon na sinusuggestion po ng ating Pangulo sa kinakaharap na problema, hindi lamang nakasalukuyang gobyerno, kung hindi sa mga nakalipas na panahon pa, at tingin ko patuloy po yan magiging problema sa hinaharap. Pero ang mahalaga, sa panahon ngayon, kapag ka nagawa na po yung mga infrastruktura na yan na pinapatayo ng gobyerno at ng mga nakalipas na administrasyon, makakabawas po yan sa ating kinakaharap na problema sa trapiko.